Now, masantos siya kabwasan, Ariel. Diyos siya gina kadagiti at niyag dengdengeg si CMN Pilipinas. Masiglang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Suma sa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ikasyam na araw na sa buwan ng Agosto. Ako pa rin ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes, isa pang low pressure area ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at makakaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Bagaman ang sama ng panahon ay di inaasang magde-develop para maging isang ganap na bagyo, inaasang magdadala naman ito ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sabi ng PAGASA, ang low pressure area ay namataan sa layong 760 kilometro silangan ng Mindanao kahapon pa ng umaga. Makakasama nito ang southwest monsoon, sabi ng PAGASA, o ang habagat, na inasa ng mga magpapaulan sa Central at Southern Luzon sa araw na ito ng Martes. Sabi din ng PAGASA, ang dalawang weather system na ito magdadala ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, pero magkaminsan ay may malakas na buhos ng ulan sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Northern Palawan, Calayan Islands, Caraga at maging sa Davao Region. Kalat-kalat na mga pagbaha at dahil naman sa mga rain-induced landslides ang inaasahan din, lalo na sa mga lugar na highly or very susceptible sa ganitong uri ng panganib. Gaya ng nauna nang binanggit sa hazard maps at sa mga lugar na significant or malakas ang mga pag-ulan, babala ng PAGASA. Sa weather update kagabi ng PAGASA, sinabi nito na isa pang low pressure area na huling namataan sa kanluran ng Dagupan City, Pangasinan ay nakalabasan ng Philippine Area of Responsibility noong panggabi ng Linggo. Samantala, sa karagdagan pa nating mga balita, halos 3 milyong Pilipino ang naitala sa labor force na walang trabaho o nawala ng trabaho noong June 2022. Ayon ito sa report naman kahapon ng PSA, Philippine Statistics Authority. Sabi ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang ahensya ng gobyerno nagtatala sa mga datos ng gobyerno ang June unemployment rate ay kapareho ng Mayo ng taong kasalukuyan na naitala ng 6%. Pero ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho ay tumaas ang 2.99 milyon o halos 3 milyon na noong Hunyo mula sa 2.93 noong Mayo, dahil mas maraming tao na ang sumama sa labor force kasama na ang mga tinuturing na above 65 years old na naghanap ng trabaho. Dahil sa kinakailang madagdagan ng kita ng mga Pilipino sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ayon sa National Statistician na si Dennis Mapa. Ayon sa Government Statistics Office, ang employment rate noong June ay nanatili sa 94% or 45.59 milyon na mga Pilipino ang may trabaho sa 49.58 milyon Filipino sa nasa labor force. Karamihan sa labor force ay may edad na 15 years old and above. Sabi rin ng PSA, ang average weekly hours na pinagtrabaho ng isang employed na tao noong Hunyo ay tinatayang 40 oras o 40.3 hours. Tumaas ito sa mean hours na nagtrabaho noong May ng 2022 na 39.8 hours. O nadagdagan sila, ng kalahating oras na trabaho. Ito ay dahil sa kinakailangan mas humaba ang oras ng pagkayod ng mga Pilipino dahil napakataas na ng presyo ng bilihin. Ang unemployment rate ng Pilipinas ay nasa mata sa 12.6%. Sabi ng PSA, ang underemployment naman
ay tumastin o ang mga jobs inadequate with respect to their training or economic needs. Samantala, binatikos naman ng ilang kongresista ang pagtatanggal sa listahan ng mga magiging beneficiaries ng forfeit sa may 1.3 milyon na mga Pilipino. Nagdesisyon ng DSWD na alisin na ang listahan ng 1.3 milyon na mga makihirap na pamilya mula sa listahan ng gobyerno na bibigyan ng Conditional Cash Transfer Program o PPP. Kinukwestiyon ng mga mambabatas ang timing dahil ang poverty o paghihirap ay lalo pang tumindi sa mga nakalipas na taon, lalo na sa panahon ni Duterte. Hindi nabawasan ng mga Pilipino mahihirap bagkus ay nadagdagan, batay na rin sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, ang Government Statistics Office. Sa sesyon kahapon ng House of Representatives, si Northern Samar Congressman Paul Daza nagtanong kung ano ang basehan ni Social Welfare Secretary Erwin Turpo na nag-anunsyo na 1.3 milyong mga pamilyang Pilipino na graduate na mula sa 4PIS o Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung sila ba ay nakaalis na sa listahan ng mga mahirap dahil gumanda na ang kanilang buhay. Sabi ng kongresista na ang ginawang ito ay questionable dahil lahat ng indicator galing sa ahensya ng gobyerno mismo ay nagtuturo na lalong lumala ang poverty o kahirapan sa bansa simula noong 2019 dahil sa pinagsamang epekto ng masamang pamamahala ng pamahalaan, epekto ng pandemic lockdowns at global economic crisis at iba pang mga factors. Sabi nitong si Daza, "I think we lawmakers should all be concerned kung paanong bilang nito ng 1.3 million families ay nakuha. I would like to maybe get some data and information from DSWD kung paano nila inestimate o lumabas ang numero na 1.3 million families na alisin sa listahan ng mga mahihirap." Nakababahala, sabi nitong si Daza, ng general statements ang sinasabi na because it's almost impossible na 30% ng 4PIS families who are now beyond poverty, lalo na sa pinakahuling statistikang inilabas mismo ng gobyerno, ng poverty incidence sa bansa ay tumasang 2.6% pagbaba ni Pangulong Duterte. So mathematically, it doesn't make sense, sabi pa ng kongresista. If anything, dagdag pa ni Daza na mas maraming pamilya sana ang naisama pa sa 4PIS program, hindi ito binawasan ng 1.3 bagkus dapat ay dinagdagan. Ang napakahabang lockdowns ang nakaapekto sa maraming pamilya na dati ay maayos ang pamumuhay pero nang tumama ang pandemic sa bansa dahil sa maling mga pamamalakad, nabaon sila sa kahirapan. Nadagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kung isasama raw mas maraming pamilya sa 4PIS program, binigyan din ng mambabatas na mas makatutulong ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos na ibaba ang poverty to single digits bago siya umexit sa 2028. Sinabi nitong si Marcos sa kanyang sona na ang target ng kanyang administrasyon ay pababain ng poverty incidence sa bansa ng 9% lamang. Ang 4PIS program na isang flagship poverty alleviation program ng gobyerno ang isa sa itinuturong makatutugon sa pangangailangan ito. Ang polisiya ay hindi dapat baguhin. We probably should be adding more families in 4PIS, sabi pa ni Congressman Daza. Meron daw inconsistencies kung anong naririnig mula sa executive branch and this is something I think that the House of Representatives should look into. Dapat daw itong imbestigahan ng Kongreso. Tinutukoy ni Daza ang statement ay nilabas si Press Secretary Trixie Cruz Angeles na pinag-aaralan daw ni Tulfo na alisin sa listahan ng 1.3 milyong pamilya dahil nag-graduate na ito mula sa poverty o hindi na mahirap. Ibig sabihin, hindi na sila makatatanggap ng cash doleouts mula sa gobyerno. Plano ni Tulfo na ang 15 bilyong pisong halaga ng pondo ay ma-allocate sa bagong miyembro ng programa. Ay naman kay Congressman Jonathan Clement Abalos ng 4PIS Party List. Sang-ayon siya sa
sa mga katanungan ni Congressman Dasa. Binigyan din ito na maliit na bilang lamang ng pamilya ang talagang nakagraduate mula sa 4-piece. Ayon kay Abalo, sa 1.2 million households na hindi na nakatatanggap ng benepisyo sa ilalim ng 4-piece simula pa ng Aquino administration na nagpatupad nito. 516,000 ang may pending issue sa dapat maresolta o maresolba but are still eligible. Ibig sabihin, mahirap pa rin sila. Only 609,000 families ang talagang nakagraduate dahil ang kanilang income ay tumas at lampas na sa guhit ng kahirapan. Kaya hindi na sila eligible sa programa. Batay sa DSWD official reports, ang 4-piece ay nakapaglingkod na sa may 5.5 milyon na mahirap na mga Pilipino. O pamilyang Pilipino, simula nang ito ay maisa katuparan. As of March 31, 2022, tabuang 4.2 million households ang eligible na tumanggap pa rin ng cash grants o ayuda. Kaya may diferensyang 1.2 million households. 516 sa mga ito ay eligible na makatanggap pa rin ng grant pero hold pa rin ang kanilang benepisyo pending data updates o resolution sa mga grievance, sabi ni Congressman Abalos. 619,000 ang hindi natatanggap dahil umayos ng kanilang buhay. 32,000 families naman ang income above poverty threshold. Wala nang maitatag ang 4-piece sa panahon ng dating Pangulong si Benigno Aquino, 652,000 families na ang umayos ang pamumuhay. Sabi naman ni Gabriela Congresswoman Arlene Brosas at Albay First District Congressman Edsel Agman, suportado nila ang speech ni Congressman Dasa. Kung pagbabatayan pa nga raw ang pag-aaral sa tinatawag na self-rated poverty o ang paniniwala nila sa kanilang sariling isang pamilya ay mahirap, mas marami pang mahirap kumpara naman sa binibigay na datos ng mga statistician ng gobyerno. Samantala, si Senador Coco Pimentel naman ay nagsabi, hindi raw dapat alisin ang may 1.3 milyong pamilyang Pilipino sa tatanggap ng ayuda. Noong nakaraang July, sinabi naman itong si Senador Coco Pimentel na hindi maganda ang ginagawa sa DSWD kung saan ang gobyerno mismo ay nagbibigay ng cash incentive sa mga taong makapagsusumbong sa mga unqualified 4-piece beneficiaries at sila ang gagawing beneficiaries kapag nagsumbong at may premyo pa. Pinag-aaway daw ang mga mahihirap. Parang ito'y pagbalik sa Japanese occupation era na makapili. Nag-aaway-away sila at nagtuturuan kung sino ang peke na beneficiary o hindi dapat tumanggap. Sabi ni Coco Pimentel, ang ganitong sistema ay tila lumalayo sa tanging hangarin ng 4-piece na matulungan ng mahirap na pamilyang Pilipino. Kung hindi sa ngayon, pinag-aaway pa ng gobyerno ang mahihirap na mga Pilipino. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.